pinanluyahan in buot alagad luminaban as sindain nagsuko. Inanagin eksperyensya kan 25 anyo sa si Angelo Altavano kan barangay Anislag sa Daraga Albay sa iyang pag-aadal. Grade 2 pa sa na siya kan mariparo kan sa iyang mga magurang ang kaninan niya sa pandangog. Sabi po ng doktor sa pagpa-check up ko, yung nasa kanan ko daw pong tenga ay wala na. Tapos yung nasa kaliwa naman po ay medyo, pero parang may pag-asa pa rin po daw na gumaling. Alagad huli ta sabi kan doktor, posibleng magbalik man sa nasa normal ang sayang pandangog mantang nagdadakula, kaya nag-adalin lip reading o pagbasa kan gimot si Angelo. Inan sayang ginamit sa pag-aadal po ng elementary sundo high school. Nakapag-adal at sinakatapos pa siya ng duwang taon sa TESDA sa kursong computer servicing hardware sa paagi sa nanin lip reading. Pero aminado si Angelo na dai maibitarang magkulog ang sayang buot sa mga pambubuli hulikan sa iyang kaninan. Ayun, tinatawag nila ako. Kahit ano na lang inano kasi, ayun, late ko parang binubuli na talaga ako. Lalo na nung nalaman pa nila na may diferensya ako sa pandemic. Anong naramdaman mo? Nalungkot po ako, ma'am. So parang na-depress din naman ako, batang-bata pa lang yung edad ko. Pero nung may napanood ako na lip reading, yung parang naisip ko ito na lang yung diskarte ko. Ito na lang yung gagawin kong bagay na mahayaan ko na lang sila, pag-aaralan ko na lang yung pag-lip read eh. Pero dahil na kinaya ni Angelo ang mag-lip read kan mag-enroll sa kolehiyo sa Pampanga. Nag-drop out siya asin umunili nin Bicol makalihis ang 5 bulan. Digdi na nagdesisyon ang pamilya ni Angelo na liwat siyang maipahiling sa doktor. Naghinguan sa iyang pamilya na mabakalan siya ng hearing aid na iyon naman ang naging liyabe tangani makapagpadagos na kan sa iyang pagklas sa kolehiyo sa kursong education. Saro siya ngunyan sa ribu-ribong estudyante na magraduar sa kolehiyo. Parang it's a big wow. Kasi ma'am, yung all years na pinangarap ko na matapos ko, Ngayon po na ano ko na po, nag-gain ko na po. Proud ka? Opo. Kapag tapos ako ng 4 years, yung mismo talaga ang pangarap ko na kahit di naman ako makakuha ng award sa graduation ko or anything, yun lang po, makapagtapos lang ako. Yun ang pinaka, parang pinaka goal ko po. Yun, sobrang proud na po ako sa sarili ko. Okay. Kasi nakapagtapos ako kahit ganito ako. Kaiba na magraduar ni Angelo sa kursong education ang sayang tugang na si Marie Angeline na naging sandigan as in kaagapay niya sa iyang pag-adal. Proud po kasi nakita ko yung pagpupursige niya tsaka yung dedication niya na makapagtapos talaga sa pag-aaral niya. And nakita ko po na hindi siya nasisiraan ng loob. Kahit minsan may mga bullies na kahit sa college, nabubully din siya. Hindi siya nagpapa-apekto kasi ginagawa niya lahat para matupad niya yung pangarap. Labian kaugmahan as in pasasalamat kan mga magurang sa pagtatapos kan duwa sa 5 nindang aki. Sobrang tuwa po kasi kung ibang bata, mawawala na po ng pag-asa kasi may diferensya nga sa pandemic sobra. At saka kung ibang magulang naman, siyempre mawawala na ang pag-asa kasi sasabihin nila, ano ba naman ang darating nito? May diferensya. Pero kami po as magulang, sinuportahan namin para sa kinabukasan niya. At pursigido naman po talaga mag-aral, sinuportahan namin ang todo, kumbaga, para magkatapos silang dalawa. Kaya yung pag-iyak ko, tears of joy po, na sabay po yung dalawa po natapos. Pinangarap ko sa mga anak ko na kailangan makatapos sila. Kasi nakikita ko na pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng panahon. Ang tao hindi na mabubuhay katulad noon na magtanim ka lang ng kamote. Magtanim ka lang ng palay, okay na. Kasi ang tao noon, kumain lang, okay na. Yung standard of living, tumataas na tumataas. Pero ang ikinamundo sana ni Angelo, day na nakaabot sa Aldaw kansay ng graduation sa Sabado ang sayang hearing aid matapos maraot.
apat na taon man sa nada kaya talaga ipigtalaan kan doktor na pwedeng magamit ang hearing aid. Kaya di niya madadangog maskan virtual ceremony kan sa indang graduation. Kaya ang tugang niya na si Marie Angeline ang sayang piglipread sa samuyang mga kahaputan dapit sa storyang ini. Sobrang na-frustrate po ako, ma'am. Sobrang nalungkot, ma'am. Kasi parang yung lahat ng pangarap ko ay parang hindi matutuloy kasi wala po ako anong... Kahit marami pa akong credentials, basta't may diferensya sa pandemic, wala pa rin. Hindi naman kasi masasabi na, oh, kompleto ako. Pero yung pandemic po, pinaka-importante, parang mata rin naman. Kasi kung wala kang pandemic, wala kang paningin, wala kang magagawa. Kung wala kang pandemic, wala kang rin mga... Laom kan pamilya ni Angelo na liwat sindang makatipon para mabakalanin hearing aid si Angelo. Nakaipuhan niya ng God urong na kun magtrabaho na bilang paratukdo. Pinatunayan ni Angelo na bakuulangan anuman na kaninan para panluyahanin buot asin maabot ang mga pangarap sa buhay siring kan pag-eskwela.